welcome to my channel. And we just landed here in Hanoi International Airport. Ipapakita ko nga pala sa inyo, of course, yung itinerary and expenses. Ipapakita ko rin kung saan kami nag-withdraw ng pera and kung saan kami bumili ng SIM card. Of course, kung magkano lahat yon. Right now, nag-iintay lang kami ng Grab namin papunta sa aming hotel. So, I hope you enjoy this vlog! Mag-withdraw muna kami bago kami bumili ng SIM card. So, ang napili naming bank is Agribank. Kasi siya yung may pinakamalaking withdrawal limit. Amount to withdraw, 3 million. Yes. You want to continue? Ay, sige, go na kahit walang receipt. The fee charged for this transaction, 22,000. Yes, sige, go. Since ang limit niya nga is 3 million lang, we will have another transaction. Mag-withdraw siya ulit for the second time around. Ako naman pupunta na dito sa Vietnam Post para kumuha ng SIM card. Ito daw ang pinakamura ng SIM card dito. So, let's go. Itong package to yung kinuha namin worth 220,000 dong and share na kami dun. Guys, try namin mag-check-in. Nag-message ako sa kanila. Hi! Start na namin mag-explore. Naghahanap na kami ng makakainan ngayon. And di rin kami nakapag-check-in. Sabi, balik na lang daw kami ng mga around 12 noon para makapag-check-in kami. Pero yung ginawa namin, nagbayad na kami kasi pay at the hotel yun. And then, iniwan na namin yung bags namin doon. So, ngayon, ang agenda namin is makahanap ng fun. Okay. Kasi gutom na kami. Let's go! Anyway, baka ang mapuntahan na namin is banh mi or something. Basta kung ano na lang yung makita naming magustuhan namin. Wala pa kami nakikitang parang bilihan ng pho dito. So, kung anong mauna. Mukha masarap dito. Ang daming tao. Guys, kung gusto nyong kumain ng dine-in, ayan. Kasi kanina, pagka gusto nyong kumain sa banh mi 25, dito yung ano nyo, dine-in nyo, tsaka dito. Dalawa yung pwesto nila. Kasi dito, as in, o-order ka lang dito ng banh. Tapos dyan ka na, uupo. Dyan, dalawang yan. Na-distract ako kaninang mag-vlog kasi nagkakakawa yung dalawa kanina. Anyway. Sorry guys, paus ako kasi may sore throat ako. Galing ako sa sakit, sa lagnat. Anyway, kapag tuluyan na nang nawala yung boses ko, mag-sign language na lang tayo sa vlog na ito. Talaga, ang sakit pa rin ang lalamunan ko. Ngayon naman, papunta na kami sa Cafe Giang. Gusto namin i-try yung egg coffee. Tapos, after nun, siguro mamamasyal na kami. Tapos, grabe, nakaka-1 meal pa lang kami dito. Pero na-realize namin, sobrang mura dito sa Vietnam, guys.
yung meal namin na dalawang sandwich, tapos isang coffee, tapos isang bottled water, parang pag sa peso, 300 pesos lang. Sobrang mura. Okay. Tawid na. Bye-bye. Nakita na siya. Check this out. Iskinita ang kapasok niya. Ang liit niya. Ang menu para alam nyo na yung price, i-pause nyo na lang yung video. Ayan. Yes! Halo mo muna. Sarap. Lasa siyang egg. Pero may para mag-check in and then mag-charge muna siguro kami ng mga devices namin, tapos pahinga konti and then gora na ulit sa paggagala-gala. So see you sa hotel namin and of course bibigyan ko kayo ng room tour. Ito po kami naka-check in sa Pilgrim Boutique Hotel. Sa baba merong spa. Bongga, diba? Guys, ang laki ng room namin. Ayan. O, pagpasok mo, ito yung CR. O, bongga, may bathtub kami dyan. O, diba? Ayan. Hello. Tapos, ito naman yung mga kama namin. Wow. Ang laki niya, ha? In fairness. Tapos, may vanity dyan. O, tapos may balcony kami. Oh, tapos ang presyo lang nito, guys. Ayan, may mga upuan pa dyan. May TV, ayan din yung aircon. So, nito, guys, is 3,700,000. So, nasa around 8,000 pesos. Dalawa na kami for 5 nights yun, guys. Bali, itong vlog ko nga pala. Magsistay kami dito sa Vietnam from April 30 hanggang May 5. Pero, may konti akong puputulin dito sa vlog na to kasi I'm gonna make a separate vlog for our Halong Bay cruise. So, hindi ko na siya isasama sa vlog na to. Ang mangyayari, itong vlog na to would be our 5 days itinerary here in Hanoi. So, ayun! Tapos na kami mag-siesta time sa aming hotel. We're back on the road. Back on the road. And ngayon naman, balak namin sumakay dun sa parang pedicab nila. Tignan muna natin kung magkano. Tignan muna natin how much. Ayun lang. Tatay. Suggest ko lang kung mag-rent kayo ng ganito, i-check nyo muna yung Grab kung magkano yung from point to point nyo para hindi kayo ma-scam or mataga sa presyo. So, ito nakuha namin for the same price kung Grab yung sasakyan lang.
Yung Grab kasi sasakyan namin is 50,000, pero ang unang pumili sa amin is 200,000. Bumaba ng 100,000, tapos sinabi namin na sa Grab 50,000 lang. So pumayag sila na yung presyo ng Grab yung susunod. So, enjoy! Sa 1 PM Lake, Ngokson Temple, Tehok Bridge. Nakakatabi lang pala sila. So, ang laki pa naman nung time na nilagay ko sa itinerary namin dito kasi akala ko medyo malayong lakaran, pero as in magkakatabi lang sila. Anyway, naglalakad-lakad na lang kami, nagpapatay ng oras kasi mamaya-maya lang manunood na kami ng water puppet show. Yun. And katapat lang din nung pinuntahan namin yung theater na yun. So, lakad-lakad lang kami dito around the area. If magutom, baka kumain na rin kami dito. And of course, papakita ko yun sa inyo. So, I hope you're enjoying the vlog! Natripan naman ng isa ganito. Kikit na may duck, ganyan. Ang cute! Dito na kami kakain. Malapit lang to dun sa 1 PM Lake. Dun yung 1 PM Lake dyan. Yun, served na. Naman ang nilunch namin guys, naka 115,000 dong lang kami, which is less than 300 pesos na naman. So okay talaga dito. Favorite ko ang Vietnam na kaming mag-dessert ngayon kasi inaispatan siyang ice cream truck. So subukan na namin. Thank you. Hello. On the way, nakabe sa water puppet show. Tapos na kami magpalipas ng oras namin. Nag-people watching lang kami. Inom-inom ng shake. Balat na ako. Nag-shake pa ako, diba? Very nice. Anyway, 6:30 yung start ng show. Pero mas pinili namin medyo makaaga. Anong oras na ba? Almost 6 PM na. Kasi nakita namin kanina mahaba yung pila. Para hindi na kami masyadong ma-stuck sa pila. Kaya pumunta na kami ng mas maaga. Dito na kami sa building. Ayun siya. Anyway, since 6 PM pa lang, hindi pa kami pinapasok. Ang sabi sa amin is 10 minutes before the show kami pwedeng mag-enter. By the way, yung tickets namin, nabili namin via Klook, which is only 280 pesos per head. And then yung tickets namin, kinlaim namin siya sa isang travel agency. So yung travel agency naman na yun is mag-reach out sila sa inyo once confirmed na yung booking. Tapos na yung water puppet show. And ngayon, naglalakad na lang kami, pauwi na kami. Ayan yung theater na pala. Tapos nandito yung, ayan yung bridge, oh. So, makikita mo na super close together lang ng 1 PM Lake and then yung mga temple na napinuntahan namin ngayon. Hindi na siguro kami mag-grab. Then,
papahinga na kasi nga wala kami masyadong tulog. So, papahinga na kami para early kami makaalis bukas. So, we will see you tomorrow on our day 2. Hey guys, it's our day 2 here in Hanoi. Ayan, pawala na ng pawala yung boses ko. So, yan ang makikita nyo talaga sa vlog na ito. Ang pagkawala ng boses ko. And I have a confession to make. Hindi ako nakaligo. Bombastic side eye. Ipapakita ko sa inyo kung ba't hindi ako nakaligo. Anyway, we're heading out. And kaya ako naka-shades. Ayoko makita nyo yung pamamaga ng mata ko. Nagkaroon ako ng allergic reaction dun sa kinain namin kagabi. Meron palang shrimp yung dumplings na yun. So, allergic ako sa shrimp. So, magang-maga yung mata ko. Pero medyo nag-subside na siya ngayon kasi nakainom na ako ng cetirizine, ng mga antihistamine ko. So, ready na kami to fight and to go out na. Alaan nyo sino hindi maliligo? Ako! Kasi, tignan nyo naman. Oh my God. Paano ako maliligo nito? Napakalaki. Like pa si Spider-Man nito. Dito kami kakain. Okay guys, magkakape naman na kami ngayon. So, ito yung napili namin spot. Kong cafe. Katapat lang to ng cathedral. So, let's go. Parang nakuha namin spot sa balcony. Bali, parang tatlong floor tong Kong cafe. So, ayan. Dito muna kami mag-chill. Coffee muna. Sa bridge. Actually, kita na namin yung bridge, oh. Kaya lang, hindi namin alam paano mismo pumunta doon. So, nagtanong kami sa mga locals. So, very helpful talaga yung translate na app sa iPhone. Wait lang. Longbian Bridge is also known as the Horizontal Eiffel Tower in Hanoi. It is designed by Gustave Eiffel of Eiffel Tower fame. It was bombed on several occasions during the American War. Okay. Andito na kami sa pangalawang destination namin. So, pasokin na natin. Ano? Guys, ito yung Hanoi Ancient House. Hindi kami masyado nakapag-video kasi bawal daw. So, may mga konting pictures and short clips din ako nakuhanan. So, next destination na tayo. So, sa next destination natin, maglalakad lang tayo papunta dun. Actually, yun yung kagandahan dito sa Hanoi. Usually, lahat ng mga tourist spots magkakalapit, so lalakarin mo lang. Naglalakad kami, nahanap kami, or may nadaanan kami ito. So, hindi namin sure kung ano to, pero papasukin namin to. Guys, parang gallery pala siya. It's so nice. Hindi to nakalagay sa itinerary namin, pero nadaanan namin siya. And we were very intrigued, so pumasok kami. Ayan. Thank you.
ang ganda na itong random na napasukan namin. Ang ganda. Ang daming photo spots dito. Punta rin kayo. I'm gonna put the name of the place on the screen. Ito dapat yung bibisitahin naming temple. Kaya lang, sarado naman siya ngayon. Buti na lang, pinasok namin yung parang gallery kanina. So, hindi nasayang yung pagpunta namin dito. Super lapit lang ng gallery, nansan lang yan. Kakain na kami. Babalikan namin yung banh ni 25, pero ma-order kami ng iba ngayon. So, ayun. Siguro mamaya, nasa Train Street naman kami. Sarap maglakad-lakad dito sa Hanoi, sa Vietnam, kasi hindi siya mainit. Ang layo sa klima natin sa Pilipinas, tsaka dito pala kasi sa kanila, four seasons. So, hindi lang puro summer at puro tagulan dito. So, four seasons. So, ngayon medyo masarap maglakad-lakad. Ayun, eto, nakikita niyo to si Kuya. Eto, yung nakaupo. Siya yung pulis na hindi nagpapapasok. Ang sabi kasi dun sa mga nabasa ko, kailangan i-invite ka ng mga may-ari ng coffee shop, which is itong si Kuya naka-black, para makapasok ka sa coffee shop, yung mga ganyan. Kasi talagang close to public yung Train Street mismo. Pero may loophole para makapasok ka. Ate, siya yung lokal na nag-offer sa amin ng coffee sa Train Street. Para lang tayong Dracula dito, kailangan i-invite. Tindaan, dito tayo. Oh, pare. Here. Okay. Dito na lang. Okay na to. Ayan yung coffee shop niya. Okay. Hello. Hello. We're evacuating. Tilipat kami ng panibagong room. Binigyan nila kami ng panibagong room kasi nag-send ako ng picture sa WhatsApp nila na ang laki-laki talaga ng spider. So, binigyan naman nila kami ng bagong room. Guys, nagpahinga lang kami ng konti. We're heading out para kumain. Gutom na kami. And siguro lakad-lakad. Inom siguro kami ng beer mamaya. So, I hope you stay tuned. Hi guys, andito na kami sa Boncha, kung saan kumain si Barack Obama. So, itatry namin yung kinain niya. Grabe, layo sa hotel namin. Parang 20 minutes kami naglakad. So, pagpa-uwi, mag-grab na kami. Makikita nyo dito yung mismong table na pinagkainan ni Barack Obama and pin-reserve nila yon, pati yung mismong mga plato, yung utensils na ginamit niya. Ayan. Again, you can pause the video para makita nyo yung presyo ng meal dito. Kami kumain ng Boncha kung saan kumain si Barack Obama. And ako masasabi ko lang, mas nagustuhan ko yung Boncha
kesa sa pho. So I think uulitin kong kumain nandito sa Vietnam. Well, I'm still here kasi baka hindi ko na siya matikman sa Pilipinas. Anyway, ang next agenda namin is ang pagpunta sa Beer Street. So mag-grab na kami kasi nakakapagod yung ginawa namin lakad papunta dito. Parang 30 minutes ata kami naglakad. Hey guys, it's our day 3 here in Hanoi. Alabas na kami para mag-breakfast. And yung pamamaga ng ice ko, nandyan pa rin. Pero at least konti na lang. So, let's start. Ito na namin napili mag-breakfast, guys. Yung ang pangalan na ito. The Roti. Dito kami kakain. Okay, thank you. Here's a plastic. Thank you. Katabi ng The Roti, itong King Roti. Bibili na rin kami ng mocha nila. Thank you. Ang next naman namin ngayon is coffee. Maghahanap kaming coffee. So, ito na yung breakfast namin. Coffee na lang yun next. Mas maraming palaman yun sa The Roti. So, mas bet namin yung The Roti. Ito tayo magkakape. Kami sa Badin Square. Ang katapat na ito is yung Ho Chi Minh Mausoleum. Dyan nakalibing yung residente na lang si Ho Chi Minh. Sa likod ng mausoleum ni Ho Chi Minh, nandun na yung One Pillar Pagoda, pati yung Ho Chi Minh Museum. So, lakad lang kayo, okay? Huwag kayong lalabas ng complex. Nakaka 15,000 steps na kami. Yung menu nila, post nyo na lang.
destination, which is the Trangkok Pagoda. Pabalik na kami ng hotel para magpahinga. Maaga pa, pero magpapahinga muna kami. Tapos, labas siguro mamayang gabi. And then, maaga rin talaga kami matutulog kasi maaga kami for tomorrow sa Halong Bay. Kami magpahinga ng 2 hours sa hotel. Lumabas kami for dinner. So, ang nabili naming dinner is yung parang Korean barbecue. Pero, Vietnamese style. So, papakita ko sa inyo. Hindi namin nagustuhan yung pagkain namin ng dinner. Yung parang Korean barbecue. Sobrang hindi masarap. Aside from that, ang mahal pa. Yun ang pinakamahal na kinain namin. Naka 470,000 kami. Tapos hindi pa hygienic doon. Basta it's a nightmare. I suggest wag na kayong kumain doon. And kung gusto niyo ng barbecue, diyan na lang sa Pilipinas, mag-samgyup na lang kayo. Mas mabubusog pa kayo. Tsaka mas masusulit nyo pa. Doon, walang rice. And, hindi refillable yung mga side dish nila. Aside from hindi refillable yung side dish nila, may bayad yung side dish nila. Kung may bayad pala yung side dish nila, bakit pa nila bakit pa nila nilagay sa table namin nang hindi naman namin in-order? Hindi ko talaga na gusto. Anyway, magde-dessert na lang kami dito sa Laika Cafe. And after nito, uwi na kami kasi we have an early day tomorrow, which is sa Halong Bay. So, puputulin ko na yung vlog muna dito. And then, I will continue my vlog when we get back from Halong Bay. See you! Person sa hotel. So, ngayon, lalabas kami for labas kami para siguro kumain, tsaka para mamili ng mga pasalubong. So, mamimili kami ng mga kape kasi nga nagustuhan namin yung mga coffee dito, tsaka para sa mga parental guidance namin, yun ang pasalubong namin. So, samahan nyo kami na mamili. And samahan nyo kami na kumain. Sobrang mura lang dito. Tapos ang lalaki pa ng tinapay nila. Ayan yung price. Para may idea na kayo. Post nyo na lang yung video. Ang last na coconut coffee namin sa Hanoi. Binalikan namin yung pinuntahan namin last time na bilihan ng pabango. Kasi bibili daw siya as a remembrance and souvenir ng Vietnam. Taray! Yes. Ang mamimili siya ng pabango, kwentuhan ko muna kayo about dun sa spa na pinuntahan namin. Ang sarap. Sobrang nag-enjoy kami, na-relax kami. And hindi ko kasi maipakita kung ano yung service na in-avail namin. Pero yung nourishing shampoo siya. Actually, maghahanap ako sa TikTok ng mga video na similar dun sa ginawa sa amin. So, actually, matagal ko na siyang gusto kong itry. Sa Korea pa lang, gusto ko na siyang itry. Kaya lang, mahal kasi sa Korea. Pero this time, afford namin siya dito sa Vietnam kasi super mura lang. So, ilalagay ko na lang sa description box or sa screen nyo kung magkano yung nagastos namin sa spa.
kasi talaga nakukompleto yung bakasyon ko hanggat hindi ako nakakapagpaspa or massage dun sa place na pinuntahan ko. Kaya very happy na ako sa trip na to. So, kumpletong-kumpleto na tong Vietnam trip na to. Guys, bibili na lang kami ng ice cream bago umuwi. After nun, tapos na. Inubos lang talaga namin yung cash namin on hand kasi pag umuwi kasi ng Pilipinas, hindi na rin naman namin napapapalit yung natitirang cash. Kaya, pinamili na lang namin. So, mamaya gagawa ako ng haul kung ano-ano yung mga napamili namin. Dito na kami sa airport. Bye, Vietnam! Sorry na hindi ko na ipakita sa inyo yung mga pinamili namin kagabi kasi antok na kami, nakatulog na kami. Tapos, late kami nagising. Dapat aalis kami ng hotel namin about 3:30. Nakaalis kami ng 4:30 a.m. Tapos, dumating kami sa airport ng mga 5 a.m. Kaya lang, din drop off kami sa maling terminal. Instead of Terminal 2, dinala niya kami sa Terminal 1. So, pagdating namin ng Terminal 1, nag-hire pa kami ng parang, ano yung tawag sa Pilipinas? Yung yung mga nangangontrata ng ano, sakay, ganyan. 100,000 dong papunta dito sa Terminal 2. Super lapit niya lang sa Terminal 1. Kaya lang, hindi siya malalakad kasi highway yung daan. Kaya, pinatos na rin namin. Tsaka meron pa naman kami natirang 100,000 dong. So, stressful kaninang umaga. Pero ngayon, okay na kami kasi kakain na kami. This is our last meal here in Vietnam. And that's a wrap. Thank you so much, guys, for watching this vlog. I hope you enjoyed it, and I'll see you on my next one. Bye!